Alright, day 2. Pack. So the problem is, pagkatapos namin, pagkarating ng kotse dito, ginalaw nila yung kotse. So very, very detrimental na paggalawin yung kotse pag naggagawa tayo ng airsus kasi nakaleak test kami. Pero ginalaw nila. Sana hindi pinaglaruan yung values. So that's a waste of 12 hours. Pero sige, continue muna tayo ng trabaho. We need to check the valves and we need to continue our work. Pupak muna ulit kami. I'll update you guys later pag meron kami significant findings or progress to find, to see. We are done with the car. Para solid ride height. Ano ang ride height ng kotse? Ano ang ride height, Brad? Alignment time. Thank you, Osiris, sa paggamit ng alignment nyo. Need to check the toe and alignment sa likod. Camber and toe. Taas muna natin para sa kanya. Dandan! Good, let's go. Alright, I'm just going to let them align the car first. The weather here is getting intensely hot, so we're going to have to finish up the work kasi ang init na dito. Sobrang init na, it's 40 degrees outside. The car is actually being heat soaked na. We test drove the car non-stop kanina kasi sobrang daming ditong pitak ng semento na ang pangit ng pagkakagawa. So sabi nung may-ari sa akin, Kuya Lex, we need to tune the car kasi majority of the roads here are cementadong hindi pantay-pantay yung pitak. So yun yung ginawa namin kanina after the final checking. And today, the car's technically done na. Anyway, time lapse muna tayo for the alignment and I'll get back to you guys later. Day 3 of the STI build here in Gensan, and we are at Cebu Pacific Cargo. Yesterday, the video got cut of us aligning the car. I think that's the last thing we took a video of. After the alignment, yung goma ni Kuya Lex, makakapal talaga masyado. The camber, tumayo yung camber after the toe alignment. Nung una, wala kaming rubbing issues kasi naka-camber in tayo na malaki. Nung tumayo na yung camber, the 26535 nagro-rub na sa goma ng sa fender ng yung goma nagro-rub sa fender rather. And that caused a lot of problems for us. So we decided na magpadala kami ng gamit from Manila to Gensan overnight using Cebu Pacific Cargo. Surprised. Wala pa 5 hours lang dumating na yung gamit. Shipped it at 11 o'clock, arrived here in early morning. We're here at 9 o'clock ngayon. Kanina pandito yung gamit. And the plan is to change the tires. I also had shocks brought in kasi sobrang pangit ng daan dito sa may part ng diversion road dito na napuruhan yung shocks natin. So, nagpadala ako ng fresh new set of shocks just for good measure. And we're gonna tie it up now, today. Today's the last day. Hopefully done. And yun yung masasabi ko eh. Hindi lahat ng bagay smooth. So, you have to be ready for all the mistakes that could happen. Anything that could happen will happen on daan yun. So, I called it, sabi ko kay Kuya Lex, 4 hours tapos yung kotse, may problema to, may magpaparamdam dito, so that's it, right? Now we're gonna get it, we'll be back, okay? All good, let's go. 2 tires, turf shocks. Let's go. Alright, the shocks is dismantled for this side, proceed tayo dun sa pag-install ng bago shocks natin. Kalas na? Okay, good. Ayusin na natin. Back to the action. Time-lapse muna tayo ulit. The tires are here. Pamount na muna natin. We'll get back to you guys later. Okay? Ano muna ako. Set up muna ako. Bye-bye.
right, we are done. So pinahiram ko muna si Kuya Lex ng Achilles. 245, 4018, ito yung spec na kailangan natin. Pinahiram ko muna siya, galing to Manila. And as you can see, ang ganda na ng ating fitment work. Yan ang tamang spec ng tires for this size. Naka-oversize kasi siya ng tires. Good news is, yung tires nang ito ay iuuwi namin sa Manila. We're gonna buy it. I want this. I'll put this on the Porsche. And itatrack natin yung kotse. Woohoo! All good. So for now, yun muna I guess. Let's show you the test drive muna namin pala. I want Mar to drive it. Kuya Lexus mechanic. Tapos, pakita ko natin yung reaction niya. Yes, pantok na tayo. Ito ay P2. Kamos na Mark? Compared kahapon. Okay na siya. Hindi na. Ang ganun talaga siya. O yan, sa spalto tayo pa ba na doon? Sige. Diversion road tayo. Tayo na magandang daan. Na-drive mo ba ito dati? Yes, sir. Ako talaga nag-ahawak ito pag pag napapayo sa Sir Lex. Kamusta yung dating ride? Nung una, sir, nung unang try ko, yung masira, medyo matagtag talaga yun. Ngayon, so, okay ngayon, na. Sobrang ganda na, sir. Eh, nung hindi pa naka airsos? Mas maganda ito ngayon, sir. Compared sa Tain dati? Opo, sir. Bale, 1 dito sir, no? Kasi na-asfalto. Oo, 1 kasi naka-asfalt tayo. 2 tayo pag nag-cement. Kasi yung pikla, yung tipak ng mga putol. Oo, yung putol. Yung segments ng semento yung pangit eh. Asfalto kasi smooth. Pag umaka to, sarap no? Alam mo yung alam niya yung pupunta ng kotse. Yan o. Diba? Stable lang. Layo ng ride kahapon. Tono na eh. Iba talaga pag nakapag-tuning tayo. Tsaka palit goma din sir. Oo. Pero pag napalta pa niya ng goma, di ba? Unahan pa lang yan eh. Mas maganda pa to sir. No? Pag naayos pa niya lalo yan, wala na. Sobrang ganda na. So yan na yung asphalt. Eh, semento. Dito naman tayo. Para laban. Yeah. Pangit talaga ang taas sa Jensan. Dahil na ang build daw. Sabi na lang. Si Boss Lex na nagsabi nun. Parang nga pala yung trusted mechanic ni Kuya. Ano, makagaling. Masado na. Pwede ka na magsimula sa Maynila. Galing mong trabaho. Alam ko pag maalam ang tao. Ito tayo nagtalbugan kahapon. Ito sir. May mga tao yun, Brad. Diba? Sobrang smooth. Diba? Sobrang ganda sir. Okay lang binagbago. Dali mo, kahapon, talbugan tayo dito. Dito ano nga yung takbo ko sir, mga nalang sa 60 to 80. Hindi ako makatakbo ng ano, malakas. Kasi ganda na, no? Ganda sir, sobrang ganda na sir. But, yeah, overtake. Take to, tapang pangit ang daan dito. Pero kinakain ng air sauce. Alam mo yung confidence mo na magmaneho? Maganda na talaga sir. Maganda yung response ng suspension, no? Nakakahataw ka ng gano'ng kapangit yung daan. Sabi yung maganda. Hindi ka matatakot sir po. Yes. Well, that's it. Hindi na nagsabi nun. Kuya Lex din kanina, nahihiya lang siya magpa-video. Pero yun din na sinabi niya kanina. So overall, panalo. Success ang pagtuo ng kotse here at Jensan. Mar, thank you. Face press. Add na kita sa Facebook pala. Accept ko. Sige, sir. Sobrang solid. Mark Lester, Mar. All good. We have friends here in Jensan. Yun ang pinaka-the best part of it. Salamat kay Kuya Lex. Salamat kay Kuya Nemo.
Salamat kina Kuya Ruel of Osiris. Salamat kay Mars of Osiris. If you're from Jensen, if you're watching, kahit anong kotse nitira nila. Sarap dito sa Jensen. Jensen is beautiful. Nalimutan ko na sabihin na ang ganda ng roads dito. Sobrang ganda na wala. Basta pumunta kayo dito para ka nasa Macau. Okay? You're going to enjoy this road. That's going to be it for Back in Jensen, General Santos City. See you guys at the next episode. Sana makapulit kami ng kotse. Pakan lang namin itong straight roads dito. May take note, ang pangit ng pitak ng daan dito. Kaya kahit kumakalog kami, happy kami. For now, punta naman kami Davao tomorrow. Ang episode na tomorrow is Back in Davao Season 2. That's going to be it for Back in Jensen Season 1. So ngayon, outro na. I don't know if this is going to be a 2-episode series or 1-episode kung kasya, pero feeling ko dalawa. So hope you enjoyed that video. We're spreading the love of Airsus for everyone. And alam mo naman, hindi lahat ng tao na nag-iintindihan yun sa una. Anong unang tingin mo ng Airsus, Brad? Katakot? Komplikado? Parang ganun, sir. Oo, komplikado, di ba? hindi mo masabi kung reliable ba ito. Ngayon, ano masabi mo sa Airsus? Sobrang ganda, sir. Ah, sarap, no? So sana mawala na yung stigma ng air. Basta tama ang gawa at tama ang tono. Kasi na-airsus tayo kahapon, tagtag eh. Sobra, sir. Ngayon, sobrang ganda na talaga. Gulat ka, no? Bagong ano yung watch eh. Parang. Dami factors. So yun lang. It's going to be it. It's been Cal from Fitment Engineering and you're watching Fitment TV. I'll see you in the next one. Bye-bye.